Okay, recap natin lahat. Yung presyo ng sliding window sa 120 by 120 standard. Good morning, James Quata Jahao. Day 39 tayo. Pupunta kami sa bayan. Baka makapag-canvas kami ng bintana, sliding window. Let's go! So guys, ito daw, 4x5 at 4x4 yung standard. Ayan siya. 4x5 isang bintana. Tapos may kasama ng screen. Tinted yun, tinted. Ibig sabihin, yung ilalagay ito sa bintana, meron pa siyang bukod na frame. Ito yung palibang. Yun, ito yung frame niya. Ito yung sinasabi ko. Guys, kailangan daw merong frame na ganito. Mas mainam yung may frame. Kasi meron ako nakikita ng bintana ng walang frame na ganito. Yung pang sinirekta lang ganito. Oo, yung rekta. Ayan, di ba sabi rekta. Ito yung guys, nagtanong ako dito sa kabila. Medyo mas mura dito. Mas mura ng 300. So, ito yung sinasabi nila. Sample lang to. Bago series yan. Meron siyang ano tawag dito, boss? Water roll. Yung water roll, yung daw lalabasan ng tubig. Yung bago series ngayon, yun. Reflective na po yung salamin yan. Ayan, no? Parang salamin siya niya. 120 by 120. O, yung standard 4-3. Lumaki yung sukat, talaga yung 2-10. Tapos anong available yung kulay? Black, brown, puti. Meron kayong brown? Ito, analog boss. Mas mahal kasi yung brown, pinapowder coat pa yun. Ah, mas mahal yung brown. Ito analog ang tawag dito. Galing. Ito medyo may pagka-brown, oh. Pwede nyo kayo ate. So guys, mas mahal pala yung ano, yung brown. Pina-powder coat yung po. Oh, may powder coat pa daw. Ano pala to guys? San Roque. Tapos bumili na kami ng shower bulb. Magkano to, May? 350. Masyadong mahal yung isa, eh. 700? Pwede na to. Sana hindi magbago. Sabi nila stainless daw to, eh. Yung napagtanong namin una, 4,500 yung 120 by 120. Mas mura. Pero ang sabi niya, pwede daw niyang ilibre itong dalawa na to. Yung salamin na to. Yan, dalawa yan, eh. Tapos, yung pangalawang napagtanong namin, 4,200. Mura, kaya lang. Entry itong salamin na to. Mahal din. So, tingnan natin kung saan tayo makakamura. Bali, itong pintana na to. Ang sukat nito, 120 by 150. Medyo malaki siya sa standard. Kanina, dumating yung tita ko. Binigay niya sa akin itong calling card na to. Tab 1 glass aluminum center. So, ginawa ko. Tinawagan ko. Nagtanong ako ng standard. 120 by 120. 3.5 lang daw. Kaya mas maganda yung nagka-canvas, guys. Marami kang options, marami kang mapagpipilian, at siyempre ikaw mamimili kung saan ang mas mura. So mamaya pupunta daw sila, kausapin natin. Diyan na yung lababo, guys. Diyan ko na pinalagay. So bali dito maglalagay ng counter, siguro hanggang dito. Hinihintay ko yung bisita ko, baka hindi pupunta, eh. Alas 4 na, eh. Sabi niya kasi alas 4. Tumawag na yung bisita ko, nandito na daw. So, ayun guys.
Kaya pala 3.5 lang ang bigay nila kasi walang frame. Yung may frame ang hinahanap ko. So sabi niya pag may frame, umabot din ng 4,500. So pareho lang sa kabyaw. Umabot ng 32,000 lahat to, itong bintana, pati itong salamin na to. So, naisip ko kung saan ako makakamura at kung saan yung magandang quality. Ang sabi niya sa akin, bali ang pinakalibre ko yung bintana sa CR, yung maliit doon. Siguro kung babawasan pa niya, baka pumayag na ako. Kasi maganda yung offer niya sa akin eh. Dito sa salamin dito, meron siyang ilalagay na tubular. Para matigas siya, matibay. Tama yung estimate ko, nasa 30,000 pataas. Pero kung ibibigay niya sa akin na mas mababa, pwede. Okay, recap natin lahat. Yung presyo ng sliding window sa 120 by 120 standard, 4.2 hanggang 4.5. Iba-iba yung presyo. Pero may frame yun. Yung walang frame, nasa 3.5 lang. Tapos yung 120 by 150, nasa 4.5. Yung screen na yun, kompleto na yun. Baka kasi hindi ko na ipaliwanag na maayos. Pag pinresyohan nila yung isang bintana, limbawa sinabi nilang 4.5 or 4,000, kasama na yung labor doon. At para din sa mga nagtatanong kung nakamagkano na ako dito sa bahay, nakaka 500 plus na ako, 500,000. Siguro sa tansya ko, aabot to ng 700 hanggang 800, finish na yon. Pero tsaka na muna yun. Basta importante, matirhan lang. Alam ko guys, maraming mali dito sa bahay na to. Huwag nyo nang pansinin kasi ginawan ko na lang ng paraan to. Yung original plan nito, yung plano nito, hindi na nasunod kasi hindi gusto ni Mrs. yun. So, naganap na lang ako sa online na kung ano yung mababagay dito para lang masave yung structural ng bahay. Para hindi nagibain. So, nakakita ako sa online, gaya nung ginawa kong video nung nakaraan, simpleng plano. So yun na lang ang sinunod namin, kaya ganito ang kinalabasan. Kasi sayang yung pera kung gigibayin pa eh. So kung mapapansin nyo man sa video ko, may mga mali. Talagang ganun kasi pinarepair lang namin. Kaya malaki din ang gastos. At tulad nito, wala yan dapat eh. Kasi wala sa hulog yung gawa ng bahay, kaya nagkaroon siya ng ganyan. Katulad niyan, meron din dyan. Kaya maraming mali. Kasi sigurado pag may nakapansin, oh bakit ganun, bakit ganun. Yun ang dahilan guys, pinarepair ko lang to. Ginawan ko lang ng paraan. Siguro kung ako yung nasunod dito, ganito rin ang plano. Basta ang gusto ko sa bahay, pagpasok mo, hindi mo makikita yung mga kwarto. Baka pinalapad ko pa siya ng konti kahit mga dalawang hard blocks lang para malapad yung sala. So ang nangyari ngayon, dahil pinalagyan ko ng division dito, lumaki yung mga kwarto, ito yung lumiit. Pero ayos lang, ang habol ko doon yung privacy. Hindi ka makikita kahit may bisita ka pag nasa kwarto ka. Pumasok ka man sa CR, hindi ka makikita. So bali, ang plano ko, dito ako gagawa ng working station. Diyan ko ipupwesto yung computer ko para pag nag-e-edit. Malaki naman yung kwarto eh. At gusto ko nga pala magpasalamat doon sa mga nag-subscribe kay Makimoto. Guys, good news. Meron na siyang commercial. Na-monetize na siya. So maraming salamat ulit sa suporta. Ang alam ko may pag-giveaway na siyang t-shirt eh. Ako kaya guys, sa palagay nyo? Papag-giveaway na ba tayo? Siguro, iniisip ko kung ano yung pwede ko ipag-giveaway. Pinagpipilian ko, basta, siguro pag umabot tayo ng 50,000 subscribers, kahit yung umurahing cellphone lang, pwede kong pag-giveaway. Pag 50,000 subs na tayo. Ang pinagpipilian ko, headset, yung wireless headset, tsaka yung relo. Ewan ko anong sinasabi ni Mrs. na relo. Comment nyo sa baba guys kung ano yung mas bet nyo. Pwede rin t-shirt. Comment kayo sa baba.
Sino yung mas marami, yun ang papag-giveaway natin. Naisip ko na magpag-giveaway ng t-shirt noon, kaya lang parang walang interesado. Kaya gusto ko kayong tanungin kung ano yung magandang pag-giveaway. Huwag naman yung masyadong mahal, yung kaya lang ng budget natin. Ay, nainip na ako. Kasi naubusan na ako ng budget. Gusto ko na siyang matapos. Gusto ko na siyang matirhan. Kasi nakakapagod din. Katulad nung isang linggo na to, tatlo lang sila nagtatrabaho. Wala yung dalawa, kaya medyo natatagal yung trabaho. Kaya naiinip ako eh. Mahirap humanap ng ano, ng trabahador. Kasi bali ang gagawin na lang ngayon yung ito, yung mga poste na yan. Pipinis na lang yan eh. Kaso karamihan inaayawan yung ganun trabaho kasi mahirap yun eh. Nakakainip, tapos matagal. Mabusisi yung kantuhang ganyan. Yan sila nahihirapan eh. Nabalitaan ko nga pala yung dalawang Pilipinong na sawi dyan sa Taiwan, sa Ilan. Yung bumagsak na tulay. Adaganan sila yung mga fisherman. So isang malungkot na namang balita yun guys para sa atin. Kaya ulitin ko sa mga OFW, magdoble ingat po tayo para sa pamilya natin. Shoutout kay Aileen, Roger Indon, Shane Rogelin at Shirley Nasalia at kay Gina. At shoutout din sa mga OFW sa Sakaka, Aljoy, KSA, Juanita Lee at kay Maylin Lee na magbabirthday sa October 15. Randy Dean. Dean nga ba yung apelido mo? Na magbabirthday naman ngayon, October 8. Pinapa-shoutout niya rin si JR Patdu, Marinette Digo at kay Kimberly Luna, John Michael Eribal na magbabirthday sa October 9. Nakaharang ako dito sa mga gumagawa. Shoutout din kay Remsman at sa Manyalak family sa Porac, Pampanga. So guys, tapusin ko na to. At kung bago ka dito sa channel na to, pakiclick mo na yung subscribe button dyan at yung notification bell para sa susunod na upload. I'll see you in the next video. Sa chat!